Sa dami ng mga nasaksihan nating istorya ng pagmamahalan, isa ito sa mga hindi malilimutan, ang pag-iisang dibdib ni na Rowden at Lizelle na ikinasal sa ospital dahil ang groom nakaratay dahil sa stage 4 liver cancer. Pero ilang oras pagkatapos ng kasal, sumakabilang buhay si Rowden sa edad na 29 anyos lang. Si Rowden, kapatid ng chef na si Hasset Go, nasuki dito sa aming programa. Ito po si Chef Hasset. Hello po. Action! Noong 2014, habang magkasama kami sa isang shoot, binanggit niya sa akin na matapos daw ang mangyari sa kanyang kuya Rowden, nagpatingin sila sa doktor ng isa pa niyang kapatid na si Hisham. Dito na pag-alamang si Hasset meron na palang stage 3 liver cancer. Samantalang ang bunso nilang si Hisham meron ding liver cirrhosis. Makalipas ang isang taon, patuloy na lumubha ang kondisyon ni Hasset. Kamusta ka na? Dinala kita ng hopya, oh. Diba, nung nag-shoot tayo? Nung nag-shoot ho kasi kami nung billboard, kumain kami ng hopya. Kumain ka ba nun? Bonding moment. Kamusta ka na? Still fighting. Oh, that's good. Oh, naalala mo yung sinabi ko sa'yo? Oh, kasi nung uli tayo nagkita, di ba sinabi mo na sa akin? Tapos sabi ko, just have to fight. Kayanin mo yan. Thank you, ha? Lagi ka namin na-feature, eh. Uwi na kami. Hindi ko kaya makita siya nasasaktan. Kung anong pain ang naramdaman niya, yun din ang pain naramdaman ko. Talagang mas masakit pa. 70s. Lalo na mga taong nagsasuffer din ng depression. Okay, mawala ng pag-asa. Kasi si God naman, wala pinipiling lugar. So, kahit saan ko man, naririnig niya yung mga prayers natin. So, tulad ko, kahit ganito yung situation from before, ano pa rin? Fight, no? You have to fight for your family and friends. Lahat ng mamamahal sa'yo. Thank you, Mom Jers. Thank you, Hasset. Kami thank dapat so magpasalamat sa'yo ng paulit-ulit. Sobra akong nag-bless sa'yo. Yun na pala ang huli kong interview sa kanya. Dahil katulad ng kanyang kuya Rowden, pumanaw din si Hasset sa edad na 29 anyos. At hindi pa dyan natapos ang dagok ng kanilang pamilya. Dahil kamakailan lang, napabalita rin na ang bunsong kapatid ng mga Go na si Hisham meron ng liver cancer. Yung kay Kuya at kay Hasset, parang ko silang inalagaan their last few months. Same talaga eh, same yung description nila nung sakit, same yung expression nila. To be honest, yun yung mga moments na gusto kong makalimutan. Kasi when I think of them, ayokong isipin yung weakest nila kasi hindi yun sila, hindi yun yung kwento ng buhay nila. At ngayon, nangyayari siya ngayon to me. Parang excited lang ako sa anong mangyayari, ano pang plano pa ni God sa amin. Pag gumaling na ako, it just puts me in the stage na sabihin sa ibang tao na maybe experiencing the same, na nangyari din yan sa akin, huwag kang mag-alala. My family stayed faithful, kaya mo din yan if you stay faithful too. Ang kanilang ina na si Lori Lee, pilit na nagpapakatatag. Wala ibang nasabi that time, Lord, maawa ka naman sa akin. Ibigay mo naman si Hisham sa akin kasi nasa iyo na yung dalawa, kahit iiwan mo na lang yung bunso ko. Nasasaktan ako sobra-sobra. Wala akong ibang hinihingi, kundi sana bigyan niya yung complete healing si Hisham. Sobrang mahal kasi. Ano ba siya lang tumanggap sa akin ng ganito? Sandyan siya lagi sa akin. Pakatatag lang. I know that he'll get through this. Tsaka prayers nga lang, faith lang kay God na magiging okay din talaga lahat.
Malamal. Kung pagbabasihan daw ang edad ng magkakapatid, tila meron silang timeline. Nung kuya ko was at my age, that's when cancer started. So just like myself, 27, nag-start yung tumor lumabas. Kasi started liver cirrhosis at first, tapos nagkaroon ng tumor hanggang sa lumaki yung tumor. Yung sa mga kuya ko lang, difference is nalaman nila late na. Yung sa akin, perfect opportunity to address it kasi maliit pa lang and isa pa lang yung tumor. If there's a perfect time to act on it, ngayon yun. Tubong Oroquieta City sa Misamis Occidental ang mga go. Hiwalay sa asawa si Lorely at mag-isa niyang itinaguyod ang tatlo niyang mga anak. Sa Oroquieta, simple lang si Mama nagbebenta ng mga snacks, siopaw, bukupay. Si Hasset siya yung madalas tumulong sa kanya. Si Hasset din yung nag-isip na magbenta kami ng barbecue. Lagi namin sinasabi na mag-asawa tayo at the age of 30, dito tayo sa Manila, mag-ipon tayo. Pero babalik din tayo sa Oroquieta pagtanda natin. Ma, I want to say thank you sa lahat ng ginawa mo para sa amin. I love you, Ma. Si Kuya, Rudin, nag-part-time naman siya. Kaso lang, parang nakita ko siyang pumayat. Kasi sabi niya, mahirap pala yung magtrabaho at saka mag-school. Yung si Asit na, posido talaga siyang mag-culinary. Nung time na mag-college na rin si Hisham, ang hindi ko lang makalimutan during that time, pag tumawag siya na, Ma, wala na akong pagkain, wala na akong pera, wala na. Doon na naman, mataranta na naman ko kung ano ang makapera ako ng ano. So, magbe-bake ako ng magbe-bake. Pero lahat ng mga pagsubok na lagpasan nila, yun pala, may mas matindi pa silang krisis na susuungin. Cancer. Lagi ko naman din sinasabi sa mga tao na what happened to us is normal. Death is normal. Honored lang ako na God chose my family to experience this and present it to other people. Kasi He knows that we can handle it and we can deliver a message na kahit this can happen to our family, okay lang kasi if you stay faithful, God will provide, God will support us. Hindi ko nga maisip sarili ko kung paano na ako. Kasi lahat sila yun ang promise nila sa akin. Alagaan daw ako hanggang sa tumanda ako. Hindi ko na alam. Kahit siguro anong gagawin ko na maging masaya, hindi na siguro ako maging masaya. Kasi wala naman akong ibang hiniling sa kanila. Maraming nagtatanong sa akin na paano ko ginaya ang lahat. Sabi ko, hindi madali. Hindi talaga madali. Sa ngayon, nagtatrabaho si Hisham sa isang BPO company. At tumatayong ama-amahan sa kanyang pamangkin na si Baby Kia, ang naiwang anak ng kanyang Kuya Rauden. Si Sakiyan, yung parang siya din, nagbibigay din siya ng lakas sa kanila. Kasi yun, ito na lang din yung naiwan kay Rauden. I love you, Papa. I love you, Tito Chief. Since 2015, nung nawala si Hasset, maraming adjustments kasi from ako yung parang sidekick lang ni Hasset comes sa decision-making sa bahay, tsaka sa pag-support kina Mama, kila Zakiya, dun sa niece namin. Biglang ako na yung primary breadwinner. Sa kasalukuyan, 5 milyong piso ang kailangang malikom ni Hisham para subukan ang alternative medicine sa China sa lalong madaling panahon. 5 milyon din ang kakailanganin nila para sa liver transplant. Kanya-kanya kaming isip ng paano kami tutulong, fundraising, dun sa pagpagamot niya kasi yun ang kailangan eh. Ang maganda siguro sa buong story na to eh, marami kaming oras, hindi katulad nung mga naunang dalawa niyang kuya. Lalo siya, prepared siya sa nangyayari. Nag-start din po kami mag-print ng shirt. Cancer can't scare me if I scare it first. We chose this for the statement shirt. Pwede silang umorder ng na t-shirt through a Moy Mentality na page. Ang sakit na ito ng liver cancer na nakuha nila, ito ay acquired.
na mutation dahil sa pagka-expose sa mga carcinogen na katulad nitong hepatitis B virus. Meron ding factor yung genes natin mismo. Dahil sila yung magkakapatid, yung pagbuo ng tumor sa kanilang katawan ay nagiging parang similar. Dahil ang genes nila meron talagang similarities. Kung paano mag-responde yung katawan nila dun sa carcinogen, ganoon din. Parang pare-pareho yung paglabas nitong tumor sa kanilang katawan. Ito na ngayon yung meal ko, kain tayo. Total change sa diet ko. Nag-commit na ako to a vegan diet. Ginagawa ko doble sa immune system. Dahil hindi kaya ni Hisham yung medyo mapait kasi ito, kaya isa lang muna at saka mga dalawang basong tubig lang. Nilagyan ko na lang ng honey. Kailangan araw-araw pa inumin ko siya dito. Isa sa mga hilig ni Hisham para mapanatiling masigla ang katawan, basketball. As much as possible, nagbabasketball ako at least twice a week. Yun na kasi yung main exercise ko talaga. Nabanggit niya sa amin, nasa bucket list niya ang makalaro ang mga iniidolong PBA players. Hisham po. Hisham. Kaya nito lang Biyernes, sinamahan namin siya sa isang PBA practice. Lord, again, we thank you for this practice. We thank you for all our blessings and thank you for giving us Sam. May he be an inspiration to all of us always. To be thankful for everything you've given, help him to be strong, and bless him always. Amen. 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 Thanks, sir. Hello, 5-5. Son, and try lang kay God. Kaya mo yan. Sayang nga eh, na-sprain ako kahapon, so hindi ako nag-practice today. Kaya sayang, hindi ko makalaro si Sam. Next time, bro. Next time. It's promise. And alam ko na kung saan kayo nagpa-practice. Natuloy yung dala ko ngayon eh. Actually, natuwa kami na despite your condition mo, you're very positive. We're happy to have given the chance to make you happy kahit na sandali lang. Sana maalala mo tong experience na to, na makalaro mo mga idol mong basketballista. It's just a simple joy for us na makalaro mo ang iba. Alam namin na napakalaking bagay sa'yo. So, thanks, man. Tipoy kay. This is one of the happiest day of my life. Sobrang big bucket list to na na-tick ko today. Siyempre masakit, pero ini-entrust ko kasi lahat kay God. Hindi man madali, pero inisip ko na lang yung mga sinasabi ni Hasid sa akin, pagkatatag ka, kasi nandyan pa siya. Si Hisham at saka si Baby Sakia. Hindi naman talaga ako bumit. Kahit I never questioned God regarding sa nangyari sa amin. Yung cancer, maliit na bagay lang yan. The God that we pray to, the God that we have, is bigger than everything. Exactly bigger than cancer. Stay positive lang. Be open sa friends mo and family. Huwag mong sarilinin yung problema. Always pray. And cancer won't scare you if you scare it first. Kaya always scare it with prayers and your faith.